Okay, Chef Joseph po ito. Ngayon po, maaaring nandito kayo, nanonood po kayo ng video po natin ngayon para matutunan yung course po natin ngayon mula sa paano mag-create ng YouTube channel, paano mag-apply sa Google AdSense. Yan po. Isa po yan sa mga ituturo natin. Samahan nyo po ako sa series ng aking YouTube tutorial hanggang po ma-reach po ninyo yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, then hanggang sa po dumating sa punto na mag paano mag mag-apply ng PIN, okay, hanggang sa confirmation ng bank account po ninyo, lalo na po sa mga taga Italy kagaya ko o ibang bansa sa Europe, kasi po iba po kasi sa Philippines, sa Philippines po kasi sa Western Union lang po pinapadala, or either kung meron sila ding bank account, nilalagay din po nila doon sa AdSense, Google AdSense po nila, o Google AdSense account. Okay, so kung ready ka na, so simulan po natin. Okay po, no, from email nyo po, no, from email, punta po tayo sa channel nyo, gawa tayo ng email channel po natin, ng YouTube channel. So, ito na po yung so, ito na po magiging channel po ninyo, no? Yan ang magiging channel ninyo. Let's say, yan po yung pangalan ninyo. Punta po tayo sa settings. Ito po, kung nasa bansa po kayo, pwede nyo pong ilagay yung currency nyo. Kung nasa Italy naman, is Euro. Okay, Euro. Europe. Then save. So punta pa rin tayo sa channel po natin. Lalagay nyo po dito sa country. Ako po kasi dahil nasa Italy ako, lalagay natin ay Italy. Tingnan po natin sa advanced settings. Ilalagay po din nyo dito kung ang channel po ninyo is pang pambata, okay, 13 pababa, at kung channel naman po ninyo ay hindi pambata. Okay, so lagay po natin sample, hindi siya pambata. Okay, yan. Then save po natin. So balik po tayo kanina sa settings pa rin. Upload default. So ito po yung magiging once na po mag-upload po kayo. Okay, later na lang po natin siya, ano. Later na lang po natin siya i-discuss. Tingnan po muna natin.
So ito po, no, isisingit ko lang siya. Pwede po kayo dito, halimbawa, nasa Italy kayo, hindi kayo gaanong marunong mag-edit, o kaya may kaibigan kayo sa Pilipinas, sa ibang bansa, na kung saan na magaling po mag-edit, pwede nyo pong ilagay yung pangalan po niya dito, yung email niya, yung access niya, pwede po nilang buksan po yung channel po ninyo. Okay? So, i-invite nyo lang po. Bakit saan lagay nyo yung pangalan niya dito, tsaka yung access niya, pwede nyo pong i-click dito sa invite. Then, isi-save nyo na lang po dito. Okay? So, i-cancel po natin to. Punta tayo sa community. So, ito po yung mga... Hindi naman po siya ganong wala po siyang kaugnayan sa inyo. Okay? So, para po may-apply po ninyo yung channel po ninyo sa Google AdSense, punta lang po kayo sa yun, binaba ko kanina, no? Yan sa kanina, taas. Yan. Binaba ko siya. Monetization. Okay, so i-down po natin. So yun po. Usually sinisetting pa po ito, no? Okay, now, so makikita nyo po yung requirements po ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Okay. So, sa tuwing may upload po kayo at madadagdagan po yung subscriber po ninyo, makikita po yan dito. At ganun din po sa watch hours po ninyo. Okay, go po tayo. So yun po, no? So dahil may analytics po natin, no? So dahil wala pa po kayong video, wala pang kaya po wala pa po kayong video, at dahil nga wala kayong views at wala pa rin kayong watch hours at wala rin kayong subscribers. Okay, so sa analytics po, zero po lahat po muna yan. Okay, kahit sa audience po ninyo, zero po yan. Okay, kung gusto nyo pong baguhin po yung channel po ninyo, pangalan ng channel, ilagay po natin your channel. So yun po, no, ito po magiging channel po ninyo. Usually po sa pag-upload is ina-advise ko po sa cellphone kung saan po kayo bihasa. Okay? So customize channel po muna natin, no. Yan, so nandito po makikita kung may mga na-subscribe na po yung channel po ninyo. Nandiyan po makikita po dyan yung mga na-subscribe po ninyo. Yan. Okay, so papakita ko naman po sa inyo ngayon is kung paano po mag-format ng channel po. Okay. Add po natin to. So dito po hinihingi nila, no, inter-channel username or URL. So magbubukas po tayo ng panibago. Okay, para po i-promote po yung kung sino po yung gusto kong i-promote o ilagay po dun sa
sa channel ko, which ibig sabihin na yung ginagawa po natin channel. Okay, so try po natin Chef Joseph San Juan or Chef Joseph in Rome, Italy. Okay, so gawin po natin, click po natin to. Then ito po yung pinaka link po ng channel ko. Gawin po natin is copy. Okay, then balik tayo dun kanina. Lagay po natin dito. Paste. Okay. Then add po natin. Then lagay po natin doon. So yun, nakalagay na po siya dito. Okay, so gawin po natin halimbawa po itong channel ko po, no. So dapat po magiging ganyan po yung setup po ng channel po ninyo. Yan po yung mga videos po niya, videos po. Yan. Okay. So then meron din po ditong created playlist. Okay. So nandito rin po sa ilalim yung aking mga past live stream. Okay. So nandito po yung aking mga featured channel. Actually po ito yung mga featured channel is mga taga Roma. Okay, mga kasama po natin vlogger dito po sa Roma. Yan. So dito po sa about. So yan, pakilala po kayo. Kung kailan po kayo nagsimula, kung ano pong laman ng content po ng channel po ninyo. Okay, kung anong content o anong miss po ninyo, kung ano pong meron pa susubaybayan sa inyo sa channel po ninyo. Okay, so maglagay din po kayo dito ng yon channel description nga, sabi ko nina. Okay, so ako po si YouTuber welcome po. Etcetera, etcetera, etcetera. Okay, so simple muna natin to. So yun, mas mahaba po, mas mainam. Okay, wala naman pong problema dyan. So kailangan din po dito kung may business sa inquire, kung may business kayo. Kaya kung gusto nyo rin ilagay dito yung email po ninyo. Yan po location. Kung may gusto pa kayong i-promote na, kung meron po kayong Instagram, Twitter, pwede rin nyo po ilagay dito. Okay? Yan. Facebook page, kung meron kayo, importante po sa inyo yan. Sa mga bago pa lang. Kasi yan po ang paraan din para may promote po ninyo yung channel po ninyo. Okay? The more na marami kayong, then lagay po natin dan. Kung marami, mas marami po kayong mapagpo-postan o mapagsisharean ng channel po ninyo ng video, lalo na pagka may upload kayong video, mas mainam po. Okay? So nandito rin po yung channels. Yan. So nandito yung mga taong sinubscribe ko. Yan. Okay, dagdagan po natin to. Dagdagan natin. So dagdagan po natin. Lagay po natin dito yung. So edit po natin, dagdagan po natin.
open po tayo ng isa pang ano. So dahil pagbaguhan pa po kayo, medyo mahirap pang hanapin yung channel po ninyo, no? So yan. Maaaring iba may mga kakilala ka kapangalan pa. So nandito po yung link po ng aking channel. So kukopyahin ko ulit siya. Then balik ako sa window kanina. Ilagay po natin dito. Then paste po natin. Yan. Okay. Add. So yun, then yung done po. Okay, kung makikita nyo dito, dalawa na po siya, no? Yan. Okay, so home. Yan, so ang gagawin po natin dito, add section. Yan. So nasa sa inyo lang po yan kung anong ano. Yan, upload a video. Okay, so if we select files po. So kunwari, sige, kuha po tayo ng isa. Okay. Okay, so habang nakasulat po doon uploading video, title po natin, so nakasulat na po kasi sa live, wildlife, kaya tignan natin na wildlife, yun, wildlife. Send yung description nyo po, kukwento nyo po yung regarding po sa video po ninyo. Okay, yung editor na may mga bagay na hindi kayo nasabi sa video, ilalagay nyo rin po sa description po ninyo. Okay, lagay natin ng kumari, ganito ganyan, space bla 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 bla. Then sa dulo po ng video po natin, okay po, no, nakasulat po dito, almost finishing na siya, finish processing. So sa ilalim po ng down po natin, so pwede ka na, kung may playlist ka po, pwede mo pong ilagay dito yung playlist, no, yun. Okay, kung gusto nyo mag-create, lang sabihin natin food. Okay, then visibility, once na po nag-upload po kayo, is
Okay, so total 30 minutes naman po, no, no? Gawin lang po natin example yung video po natin, no? Total 30 seconds naman po yung video natin. Bago po kayo mag-upload muna, bago nyo i-upload yung video po ninyo, lagay po muna ninyo sa unlisted. Okay, or either private po ninyo. Yan. Para po at least ma-edit po ninyong mabuti yung video po ninyo bago po siya mag-appear, para po maging ready po yung video po ninyo bago po siya mag-appear sa mga kaibigan po ninyo, sa mga subscriber po ninyo. Okay, let's play. Okay, done. Okay, so sa ilalim po dito, importante po sa lahat yan. So yung nakakanina nakita nyo sa video is inanun po natin, naka-click na po siya ng not made, this is not made for kids, okay? So hindi na po siya mapapanood ng mga bata, okay? So more option, okay. Tags po, maglalagay po kayo ng tags regarding po sa video ninyo, animals. Space po, in space, yan. Then kung anong hayo po yan, at kung ano man po, basta po regarding po sa video po ninyo, okay? Then pili po kayo ng mga keywords na kung saan is madali po siyang hanapin. Okay. Then ang tags po ninyo lagi depende po sa video po ninyo. Para po din po siyang description. Then baba po muna tayo. Yan, kung gusto niyo po ng subtitle, yan. Usually hindi naman po 'yan nilalagyan. Okay. So yan, dalawa po yan, standard YouTube license at Creative Commons. Okay, so usually po pagka sa inyo po yung video pong gamit po ninyo, yan po ang gagamitin po ninyong standard YouTube license. Okay, so lalagay po ninyo kung anong category. Yan po, film animation, auto vehicles, music, yan, pet and animals. Okay. Sa newest, pwede rin naman po yun. Okay, so down po natin. So sa phase 1, dito po sa number 1, okay na po tayo. Then next naman po tayo. Okay. Sa ad screen po natin, eh dahil po sa simula wala pa po tayo niyan, minsan mapapakita ko po sa inyo kung paano po paglagay niyan. Okay, sige, papakita ko na rin. Then yung ad cards. Okay, so mag-skip po muna tayo dyan sa bagay na yan. So yun po, no, yung pinaka latest na po is pinaka last na, kung gusto nyo po siyang i-post directly sa YouTube to po ninyo, eh i-public nyo lang po, kasi ito po kasi pagkakaiba niya eh. Private po kasi is para po kung yung may nakagumawa kayo ng video na gusto, ayaw nyo pakita na sa iba, ayaw nyo makita ng tao, yun pong ilalagay po ninyo. Okay, or habang ini-edit nyo pa. Yung unlisted naman po, unlisted is yung makakapanood lang nila, mapapanood lang nila yung video nyo kapag pinadala nyo po yung link na ito, kung ano man po yung link ng video po ninyo. Okay, yun lang po mapapanood nila yan. Okay, imbis na sa private naman,
hindi po talaga nila mapapanood yan. Sa unlisted, mapapanood po, makakapanood po kahit sino, basta po may link po na pinadalhan po ninyo. Okay? So, public, yun nga po, is para sa lahat. Kung kung gusto niyo naman po siyang ipalabas sa Premiere, click po natin. Ayan, set schedule. Yan, kung anong araw nyo po gustong ipalabas siya at kung anong oras, dun po siya mag-a-appear sa mga subscriber po ninyo. Okay. So, dahil po nakapost na po siya, kaya nga po sinabi ko sa inyo kanina, bago nyo po i-upload na, tuluyang naka-upload na yung video po ninyo. At bago, siyempre, i-edit nyo muna siya. Kailangan po siya munang naka-unlisted. Okay, so dito po tayo lagay natin. Yeah. So, naka-public po. Okay. So, publish. So, yan na po siya. So, nasa inyo po rin yan, siyempre. I-share nyo po siya sa, kung may Twitter kayo, yan mga application po na yan. Doon nyo po siya pwedeng i-share. Okay, close po muna tayo. No? So, balikan po natin yung video po ninyo. No? Okay. So, dahil po dito, yan, pwede nyo po siyang ma-edit ulit. Yan. So, ito. Yan, babalik kayo kanina. Which is, pwede nyo siyang lagyan pa rin ng dagdagan. Dagdagan nyo ng hashtag, ng tags. Lagyan nyo ng end screen. Okay. So, wala naman kayong ginagawa dyan. Puntahan po natin yung channel po ninyo kanina. Okay, so yun, may video na kayo, no? Ang gawin po natin, yan, pagandahin pa natin siya lalo. Customize channel. Okay, good. So, nakasulat po dito, for returning subscribers, okay, sa mga babalik po yan, sa mga titingnan po ulit yung channel po ninyo, dito naman po sa mga unang bibisita sa channel po ninyo. So yan po, yan, meron ka lang intro. Kung gusto mo naman din ito, maglalagay ka rin dito ng panibago. Ilagay mo rin siya ng gusto mo rin siyang ilagay na intro. Okay lang po yan, pag kasi ginagawa ko pong halimbawa is dahil po gumagawa ka palang channel, kasi isa palang pong video natin, pwede nyo po siyang palitan pagka once na marami na kayong video. Okay, pinutin po natin to. So yun siya pa rin. Yan, kung may lalagay kayo. Let's say, welcome. To my YouTube.
Yan, so nandito po rin yung description po natin, no, ng video. Yan. So gawin po natin is done. Kung gusto niyo po siyang palitan later, pwede niyo pong pindutin niyo lang po to. Then or, kung gusto niyo, kung halimbawa may napili na kayo, ito po. Yan. Done. So yun po, may forma na po yung channel po ninyo. Yan. Kung gusto niyo po dito maglagay ulit ng ibang video ng playlist, yan, pwede niyo po diyang ilagay. Okay? So sana po may natutunan kayo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po, Chef Joseph in Rome, Italy. Yan, marami pa po kayong matutulungan, matututunan sa aking video. At ano pa ba? Yan po. Hindi po bahawig na po siya nung ano, no, kanina. Okay, tignan ko sa inyo, ha. So meron din siya ditong featured channel, meron siyang video. Ito siya. Yan. So dahil isa pa lang video po natin, yan lang po ang makikita pa sa ngayon. So yun, sa nire-require ko po sa inyo na mag-upload po ng 2 to 3 videos a week po. Yan. So maraming salamat po and God bless. Okay, so Chef Joseph ulit. Ngayon naman po ituturo ko po sa inyo kung paano po ma-reach ang 1,000 subscribers and 4,000 hours. Okay? So dito po, no, gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, last video ko, para po malaman yung subscribers po natin at yung ating watch hours po, is pupunta po tayo dito. Yan, yung kanina po pinasok po natin studio, no? YouTube studio. So punta po tayo sa monetization. Yan. So, dahil nga po zero pa, dahil kagagawa lang po ng video po natin, ng channel po natin, no? Okay, so, paano po ba magparami ng subscribers? Okay? Marami pong paraan para magparami ng subscribers. Una po is, punta po kayo sa mga nagla-live stream. Isa po yan. Pangalawa is yung mga tinatawag nilang VLS sa mga sa Facebook, sa mga Facebook page, which is yung papaliwanag ko po sa inyo kung paano po pagkakaiba ng VLS at saka pagpunta po ng sa mga nagla-live stream. Okay, paano po doon po kasi yung mga pwede kayong makagain ng subscribers. Okay. Ang pagkakaiba po kasi ng pumupunta sa live stream is masasabi po natin mas legit po yung kasi yung mga pumupunta po kasi sa live stream. Okay, bibigyan ko po kayo ng halimbawa.
Bubuksan po ulit natin yung channel po natin. Skip na po natin, no? Okay. So dito pa to ba, dito tayo bandang gitna. Yan. Okay, so ang kinaganda po kasi ng pupunta ka sa live stream is makikilala mo po yung mga tao po na nanonood diyan. Mas legit po kasi ang ginagamit nilang account dyan, okay? Na kung saan pwede ka makipagkaibigan talaga, magkaroon ng communication, okay? Yan po ang kinaganda ng advantage po ng pumupunta po sa live stream, okay? Pinagkaiba naman po ng nang pupunta ka sa mga Facebook page is hindi mo kapasigurado kung mag-i-stay sa iyo o magre-remain sa iyong subscribers, dahil yung iba kasi doon hindi naman talaga nila original account yung ginagamit nila, at yung iba din po doon is nag-unsubscribe. Kaya tinapayuhan ko na pumunta sa mga live stream po ng mga nag-live stream. Okay, so mas legit po kasi yung mga account na ginagamit nila doon. Okay? Then isa pa pong sa paraan naman po ng watch hours is magawa po kayo ng mga video na kung saan magpapa-viral po kayo. Okay? So kasi po kung tutusin talagang kung hindi po kayo magpapaviral, mahihirapan po kayo, matatagalan po ang pag-ipon ng watch hours po natin. Okay, so isa pong isa rin po sa ina-advise ko. So yun po, no, pansin po ninyo, no, marami pong pumapasok na mga nanonood po dito sa live stream. Kaya halimbawa sabihin natin, let's say lang po, no, sa isang live stream po is meron pong 10 nanonood. Meron po kayong 10 na subscribers. Mga legit po yan. Okay? Then, isa pa pong bagay na to, hindi po ito ina-advise. Hindi po ito ina-advise sa lahat. Hindi po ito ina-advise sa lahat na gumawa ng... hindi po ito talaga nga... ito pong sasabihin ko is ito po yung mga sikreto na ng isang YouTuber, okay, para magin po nila yung watch hours po nila. Karamihan po sa kanila gumagawa ng mga tinatawag nilang ninja account o mumu account, okay? So pinapayuhan ko po sa inyo, sa mga hirap po magpa-viral, gawa po kayo ng at least, o magpagawa kayo ng at least 10 ninja account, okay, para po yun po mismo ang mag-play all, mag-play ng videos po ninyo. Ang gagawin po ninyo is basta po iba-ibang pangalan araw-araw, okay, huwag po talagang magpaparehas. Ano ba, kung may 10 kayo, dalawa po doon ay hindi po dapat magparehas. Alam ba, magamitin po ninyo yung 3 o 4 sa isang araw para po may pagpapalit-palitan po kayo. Okay, isa po yan sa technique po ng sa mga mahirap mapuno yung watch hours po nila. Yan po talaga, isa rin po yan sa ginawa ko. Nag-self-watch po ako ng aking mga videos. Okay? So, sa iba po kasi madali mo sila magpa-viral. Kaya yung iba kasi alos, yung iba 1 buwan lang, 2 buwan, nakukompleto na nila yung watch hours nila. Samantala sa akin kasi is
naging mahirap kasi nga mahirap ako magpa-viral long time na yun. Okay, so yun po ang sekreto kung paano po ma-reach po natin ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So kung may mga tanong pa po kayo, mag-message lang po kayo sa akin. Free naman po kayo mag-message sa aking video, mag-comment lang po kayo. Okay, o kaya i-personal message nyo ako. So sana po may natutunan kayo sa topic na to. Paano magparami or paano ma-reach ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Okay, so maraming salamat po and God bless. Okay, Chef Joseph ulit. Ngayon naman po, tuturo ko po sa inyo kung paano po mag-apply ng Google AdSense o mag-activate ng account po natin sa Google AdSense. Okay, so ito po, no? Ito po yung pinadala sa akin ni Google AdSense. Okay? So nandito rin po yung yan, yung pin po niya. Okay, so nagamit ko na to, okay lang kahit makita ninyo. Okay. So sabi po dito, so dahil po naka-activate na po yung sa akin, sabi lang po dito, nung punta tayo sa Google account. Okay, yan po. Then punta po tayo sa payments. Okay, so ito po yung aking income. Okay, so medyo maliit pa siya. So nandito rin po nakasulat yung naka-record yung mga income nyo each month. Yan. Ito po nung April. At ito naman po yung March. Okay. So puntahan po natin yung account. Okay, so nandito po yung publisher ID, customer ID, time zone, active products, so nandito po rin yung akin yung so lahat po kasi dapat naka-register. Okay, dahil po ulang-ula, pag nilagay nyo po yung address po ninyo, yung email po ninyo, unang-una yung email, okay? Then, so, kakailangan din po ng address. Okay, so, dapat po yung tunay pong address po ninyo, yung ilalagay po ninyo, dahil papadalan po kayo nito ni Google AdSense, okay? Para ma-verify na dun nga kayo nakatirad, legit po yung address po na nilagay nyo. Then, ilalagay po ninyo yung pin na binigay. Okay. So, then once na na-verify nyo na yung pin, is nagpapadala si Google AdSense ng sentesimo. Okay. Sa akin kasi halimbawa ang naging pinadala sa bangko ko kasi ilalagay mo rin dito kasi sa Europe, sa Italy kailangan po ng mismo talagang account, bank account. Okay, so nung nakita nyo po kanina, no,
So yung nakita nyo po kanina, inilagay ko po yung aking bank account. So, wala siya dito. Okay, ito po siya, no? Yan. Sa mga taga Pilipinas po, hindi na po kakailanganin ito. Dahil nagpapadala po sila sa Western Union. Eh, hindi po ganun kahigpit sa ang Google AdSense sa Pilipinas. Okay, so dahil po nandito kami sa Italy, sa Europe, so kailangan po nila ng ano, nila para po legalize yung pagsasalin po ng pera, pagbabayad po sa amin. So nandito po, no, kung pansin po ninyo, kailangan ko pa pong punuin yung 70 euro. Okay, so euro po siya, hindi po siya dollars. Okay, euro po. So once na mabayaran na po ako ni, mapuno na po ito, pabayaran na po ako ni Google AdSense directly papunta sa aking bank account. Okay, actually sa aking wife itong bank account ito. Okay, so tingnan pa natin. So yung gaya lang sabi ko kanina, no? Una nyo ilalagay yung PIN po ninyo, then para ma-verify nga na dumating nga sa inyo, tunay yung address na binigay ninyo. Then hihingiin sa iyo yung bank account. Doon pag na-send niyo na yung bank account ninyo, magpapadala doon si Google AdSense kung ilang sentis mo yon. Sa akin 59 cents. At yung nga pinadala sa akin, kinonfirm ko. Yun, tinanggap niya. At yun doon na-confirm nga yung aking account na bank account. Okay? So, yun. So, wala na pala siya. Wala nang gaano. Okay, puntahan naman natin yung channel ko. So yun, no, tapos na tayo dito kanina. Buksan naman natin yung channel ko. Okay, so sana marami kayo natutunan sa episode na to, which is title po natin ay paano po mag-apply ng Google AdSense sa ating sa account po natin sa YouTube ng Google AdSense. Okay, so maraming salamat po and God bless. Okay, kung nagustuhan nyo po yung video po natin ngayon, please subscribe po and click the button para po ma-notify kayo sa tuwing may upload po ako.